Ayun. So, hindi po ma-live. I don't know anong problema. Pero naka-save po ito sa aking computer. So, mamaya after ng meeting ay i-upload ko po sa ating YouTube channel, no? Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Ronnie at ako po ang magiging presenter ninyo sa gabing ito. Ako po ay President 1 na nasa company. Malapit na po mag-President 2. Hopefully, by the end of May or by first week or second week of June, na-reach na po natin yung bagong rank, no? Ako po ay naging bahagi ng kumpanya simula June 1, 2019 hanggang ngayon po at patuloy na humahataw sa negosyong ito, no? Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang magbigay ng apat na disclaimer bago tayo mag-proceed, no, sa ating presentation. Nung una, ang purpose po ng presentation na ito ay hindi pag-invite sa inyo sa business. Ang purpose po ng presentation ay ang pag-educate, no, sa atin patungkol sa business. Ang Crowd1 po ay isang bagong business, one of a kind, kauna-unahan na version ng ganitong business sa digital networking. And in this business, no, importante yung kaalaman, no? Sabi nga nila, knowledge is power. Pero sa Crowd1 po, knowledge is money, no? So, kailangan alamin ninyo kung paano gawin yung business. 700 po para kumita sa business. So, kailangan yung aralin tulad ng mga ibang business, no? Mahirap magtayo ng sarili mong milk tea shop. Hindi mo nga alam paano maggumawa ng sarili mong milk tea, no? Mahirap magsimula ng salon business na hindi ka nga marunong din manggupit, no? So sa business po na ito, kailangan nyo pong aralin, kaya meron po tayong regular presentation upang matulungan ang lahat na mabigyan ng dagdag kaalaman patungkol sa negosyo. Pangalawa po, you are not allowed to copy portions of this meeting and upload it in your YouTube channels or social media. Mayroon po tayong Zoom kahapon, may nakita naman po akong mga members na kinakat, no, yung portions ng presentation ko tapos ina-upload po doon sa kanilang YouTube channels or sa kanilang social media like Facebook, no. Kasi may mga information tayong minsan nababanggit sa presentation na sensitive. So kung portions lang yung pinopost nila, no, baka ma-misinterpret ng ibang tao yung kanilang pinopost, no. Madalas ang dami, especially sa network marketing, isa sa mga technique na ginagamit yung hyping, no. So usually ginagawa nila kumukuha lang ng clip tapos ina-upload sa kanilang mga YouTube channel. Kung gusto pong makakuha ng copy ng presentation ko, meron po itong copy na ina-upload ko po sa aking YouTube channel. So please doon po natin siya kunin. Huwag po nating i-upload yung mga parts or clips or cuts ng ating presentation doon sa ating sariling YouTube channels or sa ating Facebook pages. Pangatlo po, ang figures na mababanggit natin ngayon, especially when it comes to money, may vary from my experience to your experience. No, of course, this is our individual business, meaning kanya-kanyang business po natin ito. That means yung output ko maaaring maging kaiba sa output ninyo, o yung output ninyo ay maaaring maging kaiba sa output ko, no? So sa business po na ito, sipag-tiyaga ang ating puhunan. Sabi nga nila, there are three elements of success daw, no? So ang formula daw sa success ay naka-divide sa tatlong bahagi. Una is 5% talent, no? So grabe, 5% lang pala yung talent. Yung galing, yung talino, yung talent, 5% lang pala ng elements ng success, no? Kaya pala merong yung mga valedictorian pero hindi naman ganoon ka successful, no? Or merong mga matataas yung ranggo, pinag-aralan o nag-aaral pa lang sila pero hindi ganoon ka successful sa life. Kasi bibigla tayo, merong mga tao na hindi naman ganoon kagaling, hindi naman ganoon katalino pero nagiging successful, no, sa buhay kasi daw po 5% lang daw po yung ng success ang talent. Pangalawa, 15% daw po ng success ay appearance, no? So mas importante pa lang appearance kaysa sa talent, no? Sabi nga nila, don't judge a book by its cover, pero normal sa tao, no, na una-una nating tinitingnan, especially pagdating sa negosyo, is yung appearance nung nagpe-present or nagsasalita, no? And lastly, 80% daw po ng success is attitude. No, that's why there are people who are not so brilliant pero sila yung nagtatagal sa kumpanya, napopromote at nagkakaroon ng malaking influence, no, because of I think attitude. Meron ding mga magagaling na hindi nagso-survive sa business because yung attitude ay wala doon, no, like yung resilience, yung paano tumanggap ng criticism, paano tumanggap ng bashing,
parte po yun ng attitude. And the people who have very good entrepreneurial attitude, sila yun ang sasucceed sa ganitong business. So, yun po, maaaring mag-iba yung output niyo sa output ko kasi po individual business natin ito. And lastly, ang mga information na ibibigay natin sa presentation na ito ay maaaring magbago, depende sa mga bagong announcements or updates na mula sa company, especially this coming May 25 to 27, meron po mga bagong updates na ibibigay ang company. Ibig sabihin, maaari pong magbago yung mga information. So please make sure to be able to come to our regular presentation. That is every Wednesday po for Tagalog presentation. And every Sunday naman po for English presentation. During Tuesdays po, meron po tayong around 1 hour to 1 hour 30 minutes naman na technical training. Ang purpose po nun ay puros tanungan lang po, no? Kasi usually sa presentation natin, dahil kinakain yung oras ng basics, no, ng presentation, yung questions usually nakasagot lang tayo ng 5 hanggang 10 questions. Pero during Tuesdays po, bato nyo po lahat ng questions ninyo. 1 hour to 1 hour and 30 minutes po yan. Walang tigil na tanungan patungkol sa Crowd1 business. So recap ko lang po yung schedule. Tuesdays is our technical training and question and answer. Wednesdays po, Tagalog presentation. And Sundays naman po is our English presentation. So ako po si Ronnie and ako po yung magiging presenter ninyo ngayong gabi. Ako po ay nagmula sa Tampakan, South Cotabato, no? Yung mga taga South Cotabato ba dito sa ating presentation? Ako po ay nagmula sa Tampakan, isa po itong Bulubundukin sa South Cotabato, and ako po ay anak ng mga farmers, no? Ang mama ko po at papa ko po ay farmers at ako rin po ay lumaki din po sa farm. Ang picture po na nasa kaliwa ay aking picture na nakuha when I was in third year college. Ako po ay tumigil sa pag-aaral nung third year college dahil din po sa kahirapan, no? So hindi ko po natapos yung college ko on time, but ako po ay porsigidong makaahon sa buhay. Nag-part-time po ako sa iba't ibang mga business and nag-part-time din po ako sa iba't ibang mga racket, no? Nag-call center, nag-volunteer sa mga organizations, even yung mga politiko, no, tuwing may election, nag-volunteer din kami para naman doon sa allowance, no, ma-survive lang yung buhay. Awa ng Diyos, after 2 years ko pong tumigil ng pag-aaral, nakabalik po ako, nakakuha po ako ng maayos ng trabaho. And 2019, na-meet ko po si Crowd1. No? 2019, ako po ay nagtatrabaho bilang secretary sa isang napakaliit na office sa Malate, sa Manila. Tumutulong po ako sa mama ko sa recruitment. Nagpapadala po kami ng mga tao, domestic helper sa Qatar, sa Kuwait, sa Saudi. Dahil yung mama ko po dati din ay nag-DH sa Korea at nag-waitress naman at nag-cashier sa Dubai, no? So ako po ay nag-assist sa mama ko sa recruitment, and luckily in that very small office, no, sa Malate, ako po ay na-invite ng aking office mate na si Sir Fidel Lord Austria. Sabi niya sa akin, "Ronnie, punta tayo ng Forbes BGC, no? Treat ko kayo ng dinner ni mama mo." So you know, alam niyo naman ang kahinaan ng mga Pinoy, no? Pag nakarinig tayo ng libre, tapos pagkain, ayan. So sumama po kami kay Sir Fidel Lord. Pagdating namin doon, networking pala. No? And major negative po ako pagdating sa networking kasi po dati ang dami na po nag-i-invite sa akin sa networking, no? Especially sa Pilipinas, pag sinabi mong networking, agad na papasok sa isip glutathione, no? At sinasabi ko dati sa mga friends ko na nag-i-invite sa akin sa networking, alam ko may pera sa networking kasi alam kong daming yumayaman, no? Ang problema ko po talaga dati yung product. Kasi kung pagbebentahin mo anong glutathione, tingnan niyo po yung balat ko, no? Naka-lights na po ako niya, no? Kung tanggalin ko yung lights, tingnan niyo po yung balat ko, no? So, laking bundok po ako. So, imagine, magbibentahin mo ako ng glutathione. So, sabi ko sa mga friends ko dati, parang hindi para sa akin yung networking, no? So, nung na-introduce sa akin ang Crowd1, nakala ko glutathione, no? Yung mga slimming pills, mga health and wellness. Pero nung matapos yung presentation, yung dinidiscuss, hindi ko maintindihan yung bilog-bilog. May magbibilog-bilog. Left, right, may mga drawing ng mga bilog-bilog, pairing-pairing. Pero naintindihan ko lang po that time is yung product ng company, marami siyang products, and almost lahat ng mga products niya ay digital, no? Pinakatumatak po sa isip ko yung games. Ba't ako nainganyo sa games? Kasi alam ko po kung gaano kalaki yung pera sa games, no? 2006 pa lang po, naglalaro na po ako ng Dota. Hanggang ngayon po, naglalaro po ako ng Mobile Legends. Malapit ako mag-Mythic Glory. No? So, gamer po talaga ako since pagkabata.
So alam ko na may pera sa games. Sabi ko sa mama ko, ma, let's try to do the business. Mama ko mas excited pa sa akin. Mas una po siyang kumita sa akin. Ako po dalawang buwan bago po ako kumita. Unang-una, wala pa akong kilala sa Manila kasi po taga Mindanao ako. No? Pumunta lang ako ng Manila kasi nga nag-assist ako sa mama ko doon sa recruitment. Nagsekretary ako. So wala akong kilala sa Manila. So hindi ako maka-network. No? 2 months po ako naghintay bago kumita. Nagkaroon po ako ng confidence na i-promote yung Crowd1 nung nakaka-withdraw na po kami. No? Una po naka-withdraw si mama. The moment po na naka-withdraw siya, hinato ko po agad yung Crowd1. Awa ng Diyos, dati ko ang target ko lang po sana is nasa 18,000 per month. Sabi ko dati, pagkikita ko sa business na to ng kahit 18,000 per month, feeling ko okay na. No? Kasi yung 18,000 per month, sweldo na yun ng teacher 1 ng DepEd. No? So sabi ko, kung mag 18,000 naman ako, grabe. Machi-change na talaga yung buhay ko. No? Kasi nung nagsisekretary ako sa Malate, 6,000 a month lang ako. Sabi ko, pag nag 18,000 ako, feeling ko medyo mayaman ako. No, no? Pero hinato ko yung business. In the first month, I was able to earn around, in the first five months, I was able to earn around 10 million pesos. Grabe. Grabe yung income. Napaka-abnormal, no? And right now, I'm averaging around 6 digits per day income. No? Kayo na po mag-calculate magkano po yung 6 digits. Pero per day ko po yung kinikita because of the hard work of my team and of course, my personal hard work also in this business. Sa right po, ito po yung picture ko sa Burj Khalifa, the world's tallest tower. Nag-snacks po ako dyan, around 8,000 pesos, snacks. So, ito po yung life na ini-enjoy namin ngayon ng pamilya ko. So, hopefully, huwag nyo rin po kalimutan yung pamilya no, sa business na ito. No? Mama ko po ngayon ay President 2, top earner in the Philippines. Yung kapatid ko po ay nagka-Crowd 1 din po. At third year college, meron na siyang Ford Ranger na kanya. And siya rin po ay nagtatayo na ngayon ng sarili niyang negosyo. Third year college pa lang yung kapatid ko. So, huwag niyo pong kalimutan yung pamilya niyo na dalhin sa business na ito. Even kami po ngayon sa pamilya namin, fully Crowd1 po kaming lahat. No? In 1 year and 10 months na ginagawa ko po yung business, ito na po yung buhay ko ngayon. No? I have a few collections of cars of my own here sa Pilipinas at doon po sa abroad. Meron pa akong kukuning bagong Mustang pag-uwi ko ng Dubai next week. And hopefully, makuha ko rin yung isang BMW na tinatarget ko rin makuha. No? So, you deserve a better life. No? Kailangan lang po ng konting sipag, konting tiyaga, konting resilience. No? Ito yung sinasabi ko sa mga leader na skill na kailangan yung ma-develop pag nag-Crowd1 kayo, yung resilience. No? Yung abilidad na tanggapin yung negative na ibabato sa iyo ng tao because always ang tao no pag hindi niya naiintindihan yung pinepresent mong negosyo sa kanya magiging negative talaga sila no kaya importante na alam natin kung ano yung pinasok natin negosyo importante na alam natin kung ano itong business kasi po pag ikaw mismo hindi ka convinced sa business mo hindi ka po makakapag convince, no? Technically po, it's a tip that I always tell my leaders pag meron po akong mga training sa mga leaders ko. Unang-una, ikaw ang product, no? Sa business po na ito, ikaw yung product mo. So kung ikaw mismo ay hindi believe sa business mo, hindi rin po maniniwala yung kausap mo, no? So this is the life that I have right now and hopefully this is also the life that you will have, no, in the next few months of doing the business. 1 year and 10 months ko pa lang po ginagawa ang business. Magto 2 years pa lang po ako sa business. I know so many people na 30 years na sa abroad, 20 years na sa abroad, ni wala nga kahit isang bahay sa Pilipinas or kahit lupa man lang or kahit tanim man lang. No? So hopefully, makatulong po itong business na ito na mabago ang buhay niyo at mabago rin po ang buhay ng pamilya natin. Ako po ngayon ay isang negosyante. So meron po akong mga iba't ibang businesses sa Mindanao. Ito po yung aking pizza house. It's called Mi Grande. From the word grande, malaki. So kami po ang may pinakamalaking pizza yata sa buong Pilipinas. 2 meters po yan. Ayan. So yan po yung aking pizza. Hopefully madala ko rin po siya sa Manila. Hinihintay ko na lang matapos itong lockdown para makapag-expand pa kami ng aming product. No? Ako rin po ay may-ari ngayon ng 2 resort. Isang private resort sa Samal. At isang resort sa Jensen at isang hotel. No? So ito po ang Bamboo Garden Hotel.
sa Cornell General Santos City. Na-purchase ko po ito last year during pandemic. Nabibigla yung mga tao, huy, pandemic, nagtitipid ng pera. Ako po ngayon ay nag-i-invest ng aking mga kita sa Crowd1 sa iba't ibang negosyo. Because, take note, no, pabagsak ang negosyo ng iba. That means it's your time na umangat, no? So, ganun po dapat yung mindset natin. Hindi lang yung negative side ng mga pangyayari yung tinitingnan natin. Always look for opportunities in every problem, no? So, nung nagsimula yung pandemic, ang daming mga kumpanyang bumagsak. E tayo, nasa medyo mas maayos na posisyon. So, time natin ito na mag-rise up, no? Hindi naman po tayo ipinanganak na may apelyedong Aquino, Marcos, Kuwangko, no? Hindi naman tayo yung may pamilyang kilala, pero baka tayo yung maging daan upang yung pamilya natin ay magkaroon ng magandang posisyon, no, sa sosyedad. Ako rin po ngayon ay nagtatayo ng sarili kong real estate venture. So meron po akong tinatayong real estate sa Mindanao. So like in South Cotabato, nagtayo po kami ng Sunriseville ng aking mga kaibigan, no, na Crowd1 din po ngayon. And hopefully makapagbigay po tayo ng maraming loteng affordable sa ating mga kababayan sa Pilipinas. And ako po ngayon ay mayroong IT company dito sa Metro Manila at meron din po akong IT company sa UAE, sa Dubai. So kaway-kaway sa Dubai team natin dyan. So I have Outsourcing Solutions Philippines in Quezon City here in Metro Manila and I have Outsourcing Solutions Oasis naman po sa Dubai, no. Kami po ay gumagawa ng mga apps, mga website at saka mga POS sa iba't ibang mga companies. And last year, nakapag-publish po ako ng dalawang libro. It's called 2020 and Classrooms. Ito po ay kasama ng aking mga youth, no, na tinutulungan at sinusuportahan ngayon upang mabigyan ng chance na magkaroon ng extra income sa pamamagitan ng pagsusulat, no. So ako po ay nakapag-publish last year kasama ng aking mga youth. Ang personal story ko po, kung gusto niyo pong mabasa, pwede niyo pong makita dito sa libro ko. I'm planning to publish my third book and it's entitled 10 Steps for First-Time Networkers. Yun po yung tinatapos ko ngayon sulatin. So para po ito sa mga baguhan sa networking, ano ba yung step 1 na dapat mong gawin? Step 2, step 3, step 4, hanggang paano mo ma-achieve yung mataas na ranggo sa networking. Excuse. So, especially doon sa mga baguhan, no, tulad ko, first time po ako nag-networking, kaya umabot po ako ng 2 months bago po ako kumita. That's because wala akong knowledge, no? So, kung meron tayong extra knowledge sana patungkol sa business to, mas madali yung pag-unlad. Excuse. Ayun. So marami po nagtatanong, no? Ba't napakalaki ng income ng mga taga Crowd1? No? Pandemic. Paano tayo kumikita? No? Take note, it's always normal ng tao ay takot sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. So again, ang goal po natin ay educate ng mga tao patungkol sa technology business, paano kumikita yung negosyo natin, at paano magiging bahagi ng ganitong platform. No? So bago tayo mag-proceed sa pag-discuss sa Crowd1, pag-usapan po muna natin ang technology. In 2021, ang technology po ang pinakamalaking industriya sa buong mundo. Ang pinakamayayamang tao po sa buong mundo ay nasa technology. No, number one is Jeff Bezos, may-ari ng pinakamalaking shopping mall na walang kahit isang mall. And that is called Amazon. No? Second to him is Elon Musk, may-ari ng Tesla, no, na mas kilala bilang founder ng PayPal. No? Pangatlo ay si Bill Gates, may-ari ng Microsoft. Pang-apat is si Mark Zuckerberg, may-ari ng Facebook. And we have Larry Page, may-ari ng Google. Ano po yung connection sa kanilang lima? Lahat po sila ay nasa technology. So meaning, yung top 10 na pinakamayamang tao sa buong mundo ay mayroong negosyong connected sa technology. Ibig sabihin, kung gusto mong yumaman in the 21st century, gawin mo yung ginagawa ng mayayaman. So kung nasa technology sila, why not pumasok din po tayo sa technology? So alam natin na maraming pera patungkol sa technology, pero ang always tanong ng mga tao, paano ba kumikita yung mga technology products? No? Simulan po natin sa ating phone. No? Kung meron po kayong cellphone ngayon, meron po yung at least mga 20 to 30 applications. No? Ibig sabihin po, meron pong around 20 to 30 companies na kumikita sa inyo ng million-million. No? Kung kayo po ay kumikita sa cellphone ninyo, ang tawag po dyan ay smartphone.
No? Pero kung kayo pa hindi kumikita gamit ang cellphone ninyo, dapat ang tawag nyo po dyan ay dumb phone. No? Yung cellphone ko po kumikita ng 6 digits per day, so ang tawag ko po sa cellphone na ito ay genius phone. Ayan. So, kung meron po kayong at least 30 applications sa cellphone nyo ngayon, anong ibig sabihin yan? Merong at least 30 kumpanya na kumikita sa inyo araw-araw ng million-million. Paano? Una, lahat ng dinadownload po natin sa ating cellphone, kung hindi nyo po alam, meron po tayong tinatawag na CPD or cost per download. For example, nag-download po kayo ng TikTok. No? Yung TikTok po ay napakasikat, especially nung nagsimula ang pandemic. 2018 po, halos walang value po yung TikTok. 2020, nung nagkaroon ng pandemic, ang TikTok ang isa sa pinakamalaking kumpanya na lumaki, no? Pagpasok ng 2020. Ano po nangyari? May binayaran ba kayo sa TikTok? Wala. But during the pandemic, TikTok gathered so much downloads that it was able to be ranked as one of the top grossing companies in 2020, no? Tulad din po ng mga applications like Candy Crush, Angry Birds, itong Plants vs. Zombies. Di ba wala naman tayong binayaran para ma-download itong mga games na ito? Pero hindi nyo po alam, each time nagda-download po kayo online, that is paid $0.2 up to $7 per download. So imagine nung 2020, nung mga tao ay walang magawa sa bahay, no? Dahil hindi makapasok sa eskwela o hindi makapasok sa trabaho, anong ginawa? TikTok games. Imagine gaano karaming kumpanya ang kumita noong 2020 habang ang ibang kumpanya ay bumabagsak nang dahil sa pandemic, no? Pangalawang paraan para kumita online is of course advertisement, no? Maraming companies tulad ng YouTube ay kumikita through advertisement. Libre natin na download, libre tayong nanonood ng video, walang bayad, pero kalagitnaan ng video, bago mag-video, pagkatapos ng video may lalabas na advertisement. Ang tawag po diyan ay digital marketing or that they are earning through advertisements, no? Ang pinakamayamang YouTuber sa Pilipinas is Sir Rafi Tulfo, no? Ng Rafi Tulfo in Action, being top 1 in 2019 up to 2021. As of now, nasa more than 20 million subscribers na si Idol Rafi, and as I've known, nag-average siyang at least 20 million per month, no? In YouTube, no? Question, may-ari ba siya ng YouTube? Hindi, pero kumikita siya ng ganito kalaki per month because bahagi siya ng platform ng YouTube. Like Facebook din po, no? Yung Facebook, wala rin po tayong binabayaran dyan. Dina-download natin for free, nagagamit natin para i-update yung mga sarili natin, mga kapamilya natin, kaibigan, mga classmates natin, patungkol sa mga buhay-buhay. But every time ino-open mo yung Facebook mo, lumalabas yung Lazada, yung Shopee, yung GCash, yung Cebu Pacific, no? At ito po ay tinatawag na advertisements and bayad po ito, no? Dati, ang advertising po ay nasa papel, no? Ang tawag po nito ay print and paper, like mga magazines, mga newspapers, no? Then nag-evolve po ito sa billboards. Then afternoon radio. After ng radio, naging TV. As of now po, halos wala nang ang nanonood ng TV, especially sa mga millennials. Kami sa bahay, may TV kami, halos hindi nga magamit kasi lahat ay nasa cellphone. So mga advertisers ay matatalino. Ngayon, saan na nilalagay ang advertisement? Sa cellphone, sa YouTube, sa Facebook at iba't iba pang mga applications, no? Pangatlong paraan para kumita online ay sa pamamagitan ng in-app purchase. Ang in-app purchase ay mas kilala rin sa tawag ng microtransactions. Ito po ay paraan ng pagkita each time ay binibili ka dun sa app, no? Tulad ng Mobile Legends. Yung Mobile Legends po libreng nalalaro, pero limited ka lang sa 5 characters kapag nagsimula ka. Meron nun pong almost 100 yata na characters sa Mobile Legends. So kung gusto mong magamit yung ibang characters, kailangan mong bilhin through diamonds. So magde-deposit ka gamit ang GCash or 7-Eleven, no? So ang tawag po nun ay in-app purchase. Meron din pong mga applications tulad ng GCash, no? Yung GCash po, libre natin nagagamit. Pero each time may transaction ka. So ang tawag nito ay microtransactions. Each time may transactions ka, meron siyang service charge. So kumikita rin po yung GCash sa inyo. Pang-apat na paraan is through subscription, no? Mga companies tulad ng Netflix ay kumikita sa monthly subscription, Spotify, and even itong Zoom. So itong Zoom po meeting natin ay nagbabayad po ako nito every month para po maka-access tayo. Kasi kung hindi po ako magbabayad, limited lang po sa 45 minutes yung meeting and maximum 10 lang po yung pwedeng umattend, no? So kailangan ko magbayad ng monthly para mas marami makapasok sa Zoom natin. And Zoom po,
2018, wala po yung value na company. But in 2020, ang may-ari po ng Zoom ang naging pinakamayamang Chinese sa China. Naunahan niya pa si Jack Ma in just one year, no? So paano niya po ito nagawa? Maybe because of the pandemic, ang mga tao ay gustong mag-conduct ng mga meeting. Even sa schools, di ba, Zoom na yung ginagamit para makapag-conduct ng klase, mga trainings, mga meetings, mga seminars. Even tayo, kung wala pong pandemic, baka nasa restaurant tayo ngayon or nasa hotel na gumagawa ng presentation. Pero dahil hindi tayo makalabas ng bahay dahil sa mga lockdowns, we are just using Zoom, no? So, ito po yung paraan para kumita online. Marami pong companies na kumikita sa iba pang paraan tulad ng data mining, cookies, at iba pang mga paraan, no? Pero actually, ito po yung apat sa mga main ways kung paano kumikita ang mga companies online. So ayan, naka 3 units na kayo sa IT. Hoy, sa IT, one semester po ito. One sem po itong dinidiscuss ko ngayon, no? So, ang pinakamalaking company sa ngayon sa buong mundo is actually Uber, no? Pinakamalaking transport company na walang kahit isang kotse. Imagine, nasa transport business ka, wala kang kahit isang kotse, no? Airbnb, pinakamalaking hotel booking platform na walang kahit isang hotel, no? Pinakamalaking booking platform na walang hotel. Amazon ang pinakamalaking shopping center na walang kahit isang shopping mall, no? Ano lang siya, application. Ang Talabat, sikat sa Middle East and sa Philippines, masikat po yung Food Panda. Ang Food Panda po ay hindi restaurant, pero siya may pinakamalaking food and drink service delivery sa Pilipinas. Paano po ito nangyari? Ano pong ginagawa nila? Nag-provide po sila ng platform, yung app, no, na nakikipag-partner sa mga third-party companies. So yung Uber po, hindi po siya may-ari ng sasakyan na sinasakyan ninyo. Nakipag-partner lang siya sa may-ari ng sasakyan, and every time nagbubook kayo doon sa sasakyan, meron po siyang commission. Ang Food Panda po, hindi po siya may-ari ng Jollibee. Hindi po siya may-ari ng Shakey's. Pero pwede kang mag-order doon sa Food Panda. At dahil nag-order ka gamit ang platform nila, ang Food Panda po ay nakipag-partner sa third-party companies. And each time nag-order ka po, meron po silang pinukuha na 30%. No? So, for example, nag-order ka ng pizza worth 100 pesos. Ang kinita po ng Food Panda sa order mo is 30 pesos. So, imagine, kapag dinner time, ilang riders ng Food Panda yung lumilipad-lipad, no, sa daan para makapag-deliver sa'yo. Imagine magkano kinikita ng Food Panda per second sa food delivery. Question, nagko-contribute ba siya na kahit bigas man lang doon sa restaurant? Or kahit tubig man lang sa milk tea? Or kahit asukal man lang doon sa Starbucks na kape na in-order mo? Wala! Pero kumita siya ng 30% per purchase. So ito po yung paraan ngayon ng pag-income, especially napakaraming companies ngayon na nagpo-provide ng mga ganitong platforms. And isa po doon si CrowdOne. No? Ano po si CrowdOne? Ang CrowdOne po ang kauna-unahang network marketing company na nakipag-partner sa mga third-party companies na nagbibigay sa ating mga miyembro ng mga digital products and services. So kauna-unahang network marketing company na nakipag-partner sa third-party companies upang magbigay sa ating mga miyembro ng mga digital products and services. So familiar po tayo sa networking, no? Ang dami na pong networking na sabon, ang dami na pong networking na health and wellness, ng perfume, ng sapatos, ng makeup, ng kung ano-ano pang pwedeng i-network. Pero ang CrowdOne po ang kauna-unahang nag-network ng mga companies na mayroong digital products and services. And every time mayroon po tayong purchase doon sa digital products and services store natin, ang CrowdOne po ay kumukomisyon ng up to 60% ng lahat ng sales, no? So para po tayong Food Panda, pero si Food Panda 30% lang siya ng mga partner restaurant. Si CrowdOne, 60% siya ng mga partner companies, at ang 60% po na ito ay binabalik sa mga miyembro every month, every end of the month, and every 3 months. That's why ang mga CrowdOne members po ay napaka-loyal sa company at napaka-loyal doon sa mga products na nasa CrowdOne store, dahil 60% po ng income ng lahat ng mga products na ito ay binabalik sa ating mga miyembro every month, every end of the month, and every 3 months. So pag-usapan po natin yung mga produkto. Una po yung Life Trends. Ito po ay isang US-based company na pagmamayari ni Mark Seyforth. Ang Life Trends po ay nagbibigay sa lahat ng CrowdOne members ng 5% up to 50% discount
in around 4.6 million hotels na partner nito sa buong mundo. So anywhere in the world, pwede nyo pong gamitin yung LifeTrend sa pagbook with 5% up to 50% discount. Like ako po ay nakatira madalas sa hotel because nagka-travel po ako ng malala. Like malalang malala, even this pandemic, nagka-travel po ako almost every month. And ako po ay nakatira sa hotel. So gamit na gamit ko po itong LifeTrend. Kung ikaw po ay Platinum member, tulad ko, kayo po ay makaka-avail ng up to 90% discount, no? So parating sinasabi sa akin si Ronnie, eh ginagamit ko naman Trivago, eh ginagamit ko naman Agoda, ginagamit ko naman booking.com, ba't ko gagamitin yung LifeTrend? Question, pag nag-book ka ba ng hotel sa booking.com, 5% ng income nun, binabalik ba sa'yo every end of the month? Every month and every 3 months? Hindi. 1%. Hindi rin. Sa LifeTrend, ilang percento yung nababalik sa atin? 60%. So may discount ka na, doon sa binayaran mo na yun, meron ka pang balik na 60% every month, every end of the month, and every 3 months. Later po, i-discuss ko kung paano ito dinidistribute sa mga members. So saan ako magbubook ng hotel? Of course, LifeTrend. Kaya sabihin natin, minsan, mas mahal siya kaysa sa booking.com. Pero madalas po, mas mura talaga siya kaysa sa booking.com. Pero kahit sabihin na natin na let's say today, mas mahal siya sa booking.com, sa LifeTrend pa rin po ako magbubook. Bakit? Hindi po ako bahagi ng booking.com, pero bahagi po ako ng CrowdOne. That means bahagi rin po ako ng LifeTrend. Next product po natin ay Mindo. Ang Mindo naman po ay isang education company na created ng United Minds, no? Ito po ay isang application na maaari nyo ma-download sa Apple Store and Google Store. And kapag na-download nyo po ito, kayo po ay magkakaroon ng access sa mga courses tulad ng building your audience. Si Ronnie, hindi po ako marunong magsalita sa harap ng maraming tao, mahihiyain po ako. O ayan, tuturuan ka ng Mindo paano magsalita, paano mag-open ng speech, paano mag-develop ng speech, paano mag-close ng speech, no? Si Ronnie, hindi po ako marunong mag-invite. O ayan, grow your business. Paano mag-invite? Sino yung kailangan mong i-invite? Ano yung qualities? Paano ka mag-qualify ng mga invite? Si Ronnie, meron po akong in-invite pero ayaw pong sumali. Finding motivation. Paano mag-handle ng rejection? Tuturo po yun lahat sa inyo ng Mindo. Tanong, may bayad ba ang Mindo? Wala po. Libre po ito sa lahat ng mga miyembro na kabahagi ng CrowdOne. So para ang next na tanong naman natin dyan, paano po kumikita yung Mindo? No? Anyone sa ating chat box, baka may idea po kayo paano kaya kikita. Paano kaya kikita tong Mindo? Ba't natin ito pinopromote? Ayun, so we have answers from Lawrence, from Jenny, from Sir Sunny, ayan. Downloads, no? Again, lahat po ang dina-download ninyo online. So for example, may friend ka, di ba? Ay friend, download mo tong app na ito, ganda pala ng app na ito, no? Kumita ka ba doon? Hindi. But when you promote Mindo, yung Mindo po, per download niyan, kumikita yan. And take note, every month may update po yung Mindo. Kung napansin nyo po yung mga app ninyo, di ba? Every month, meron yung update. No? Mag-update yan. Kailangan mong i-update para magamit. Kung hindi mo i-update, hindi mo magagamit yung app. Bakit? Kasi kailangan nilang kumita sa inyo ulit. Every update po, considered one download din po yan. So, imagine, in just 1 month, ang Mindo po with 30 million CrowdOne members. That means meron siyang 30 million sure clients, no? Yun po yung maganda sa business model ng CrowdOne. Sigurado po tayo na kahit anong product na ilalagay ng company sa ating platform ay tatangkalikan ng mga miyembro. Kasi nga, 60% ng income ng company na ito ay binabalik sa atin. So for example, next week, makaisip na ang company na, let's say, gumawa tayo ng bagong app. Anong app yun? Ano? Ano siya? Selfie app. O, yung ganun lang na app, no? So the moment na nilagay yun ng company sa ano natin, sa platform natin, imagine gano'ng karami. Gano'ng karaming downloads yung makukuha ng app na yun. That's why confident po tayo na kapag pumunta tayo sa mga companies, for example, ikaw ay maaari ng company, ako si CrowdOne, no? Pupunta ako sa iyo, oy, narinig ko may product ka palang ilalunch this year, meron kang digital product. So kami si CrowdOne, nagdi-network kami, and yung mga network namin, yung mga affiliates namin, ay ginagamit lahat ng mga product ng mga partner namin. So ano yung product mo? Ah, ganito yung product ko, CrowdOne. Okay, lagay namin yan sa store, sure ako bibigyan kita 30 million downloads next week, no? Pero 60% ng income ng app mo, amen. So, ang tawag po nito ay meron tayong
power, no? Meron tayong ano bang tamang term ito? Nakalimutan ko yung term ito sa marketing. Meron tayong leverage para mag-present sa mga companies kasi nga meron tayong 30 million members in 175 countries worldwide, no? So imagine if companies are partnering with us, yung mga company na yun sure po nakikita because of Crowd1, no? Ganito po yung mukha ng Mindo. So download nyo po sa Apple Store and Google Store. After nyo po na-download yung app, huwag po kayo mag-sign up doon, ha. Download nyo lang po yung app. After po nun, log in kayo sa Crowd1 ninyo, punta kayo ng C Store. Pag-click nyo ng C Store, hanapin nyo po yung Mindo. Doon po kayo mag-open, no? So huwag po kayo mag-register doon sa app mismo. Pag na-download nyo na po yung app na Mindo, balik po kayo sa Crowd1. From Crowd1, doon po kayo mag-log in para ma-redirect po kayo papunta sa application. So, next product po natin ay si Afilgo. Si Afilgo naman po ay isang casino betting platform na pagmamayari ng Magna Victoria Limited sa United Kingdom. Ito po ay isang casino platform na maaari kang maglaro ng casino games tulad ng Baccarat, Mahjong, Bingo, Slots, Sports Betting, Lottery, Texas, Blackjack, Roulette, Pinball, Keno, Big Two, and even lottery, no? Ito po ay available in some parts of Latin America, Africa, and Europe, pero hindi po siya available sa US, Philippines, Malaysia, Indonesia. Available lang po siya sa parts ng Asia like India, Macau, Hong Kong, Taiwan, and China, no? Another company na nakipag-partner po sa atin sa Crowd1 officially December 19, 2020 lang po. Wala pa pong kalahating taon. But ang Mixer po ngayon ay isa sa pinakamalaking gaming platform already sa buong mundo, no? Yun po yung power ng Crowd. Paano po natulungan ng Crowd yung Mixer? Ang Mixer po ay gawa ng Emerge Gaming sa Australia. But in 4 years, no, sa Australian stock market, sila po ay nakakuha lamang ng 35,600 players. Imagine, 4 years sa stock market at nakakuha lang sila ng 35,600 players. With Crowd1, in just a matter of 4 to 5 months, you were able to give them, as of now, we have the 30 million Crowd1 members who are their sure clients already. And we are expecting by July that Mixer will reach 100 million users with the help of the next product that I will be discussing later on, no? So this is Mixer, at ito po ay isang gaming platform na maaari ka pong maglaro ng mga games. Napaka-amazing po ng mga games na pwede mong malaro dito. Even yung Super Mario, meron po tayong version natin. Nakalimutan ko yung pangalan. Meron po tayo nun. Pac-Man, no? Donkey Kong, mga basic games na pwedeng laruin ng babae, lalaki, bata, matanda. Or kung mahilig ka man sa games, or kahit hindi ka mahilig sa games, pwede mo po itong laruin. Ang maganda po sa Mixer, habang nilalaro po ninyo yung games, no? Kapag nalaro po ninyo yung games, ang maganda ay pwede po kayong manalo sa paglalaro lang ng games. Like for example, today meron ako nilalarong game, kasi pag nanalo ako sa game na ito, mabibigyan ako ng relo. No? So, napakarami na pong nanalo sa Mixer. May mga nanalo na po ng TV, ng laptop, ng Xbox, no? Ako nandito si Sir Benji sa ating meeting. Si Sir Benji, yung anak niya nanalo ng Xbox. Yung isang anak niya nanalo ng 150,000 worth of laptop. Pwede ka rin pong manalo ng mga bags, ng mga shoes, ng mga Levi's, ng mga pantalon. Because we are sponsored by these companies like Reebok, Levi's, Softlips, no? Emerge, Adidas, Red Bull, and so much companies pa na pumupunta sa atin para i-market yung mga products nila. So people are always asking, Ronnie, paano ba kumikita yung Mixer? Of course, there is subscription for Mixer, 4,200 pesos annually para po siyang Netflix of games. So babayaran mo lang po ito, 1 year ka na pong may access sa lahat ng games na meron si Mixer. But Crowd1 members, joining March 1 onwards. So kung bago pa lang po kayo nito, ayun, so kung bago pa lang po kayo dito, 1 year free subscription po kayo sa Mixer. So hindi nyo po kailangang magbayad ng 4,200 para malaro po yung mga games, no? And just by playing the games, actually, just ko, bawin nyo na yung puhunan nyo kung magbabayad mo kayo ng 4,200. Kasi manalo ka lang ng isang game, bibigyan ka ng iPhone 12 Pro Max, magkano yun? 85,000 pesos, no? 512 gigabytes pa. And so much more. Nanalo na rin po ako dito ng TV. Nanalo na rin po ako dito ng coffee making machine at saka ano tawag,
vacuum cleaner, no? So marami pa po kayong pwedeng mapadulan sa mixture, and this is a very amazing product. So my question from Mona Lisa, kung hindi po available ang Epic Lotto sa Philippines, entitled po ba lahat ng member worldwide sa kitaan ng galing sa Afilco? Yes po. Kahit po hindi tayo maglaro ng Afilco, it's okay because 60% ng income ng Afilco, kabahagi pa rin po tayo. No? Meron po mga miyembro na nagsasabi na, Sir Ronnie, hindi po pwede sa religion namin yung casino at saka yung pustaan, yung mga betting, no, hindi allowed sa religion namin. Meron po doong option sa baba ng Afilco, i-click nyo lang po yun, nakalagay, I opt not to receive any commission from casino, betting, gambling, and lottery. No? So, meaning po, hindi po kayo makakatanggap ng commission patungkol sa Afilco. So, saan po mapupunta yung commission? Sa amin po. So, pakiclick po yun. Char lang. No? So, marami po po tayong products, no? And this is Mixter. We have also to be launched next week, Mixter Live. Ano po yung Mixter Live? Next week na po yan. Ang Mixter Live po ay isang application na maaari nyong gamitin upang i-stream ang inyong games sa Facebook, YouTube, and other social media. So, para po itong Twitch, nasikat sa kabataan ngayon. Grabe ka-updated yung crowd one, no, sa mga bagong trends online. So, like ako po ay naglalaro and yung game ko po ay ini-upload ko po sa Facebook and YouTube. Pero kumita po ako sa Facebook and YouTube. As of now po, meron na po tayong sariling version natin noon. So it's game streaming and pwede nyo pong ma-upload yung mga games ninyo sa Facebook and YouTube para pwede na rin po kayong kumita sa YouTube at saka Facebook. O, di ba? Streamer kayo dyan. So meron po kasing bago ngayon, di ba? Sikat yung vlogging. Meron pong sumisikat ngayon na bagong paraan para kumita online and that is called game streaming. So, pwede na rin po kayo mag-game streaming gamit ang Mixter Live. May bago rin po tayong product na ilalunch. Ang tawag po nito ay Mixter Plus. Ano po ito? Ito po ay isang app na kailangan nyong i-download sa Apple Store and Google Store para malaro po yung ating heavy game. So, yung Mixter Social and Mixter Retro, ito po yung nalalaro natin ngayon sa Mixter. Ito po ay mga soft games. Meron po tayong mga heavy games. Ito po yung mga games na kailangan mong bumili ng Xbox para malaro. O kailangan mong bumili ng PS5, ng PlayStation, para malaro. Pero, dahil crowd one tayo, hindi nyo na kailangan bilhin yung PlayStation or Xbox. Kailangan nyo lang i-download ang Mixter Plus. Magdagdag kayo ng konting premium amount para magamit yung Mixter Plus. And, automatically, pwede nyo na pong i-connect ang phone ninyo sa inyong smart TV. So, kung may lima po kayong miyembro sa pamilya sa bahay, pwede po kayong maglaban-laban doon sa TV ninyo. Mag-Street Fighter kayo dyan, mag-NBA kayo dyan, mag-Harry Potter, The Witcher, Star Wars, o ano mang game na pwede nyong paglabanan sa pamilya ninyo. To like family bonding, pwede nyong gawin every Saturday or every Sunday, kayo pong bahala. No? So napakagandang product po nito, ang tawag po nito ay Mixter Plus, downloadable. Again, downloads. So downloadable in Apple Store and Google Store. Ito po yung bagong paborito kong pong product. It's called Planet IX and 5 weeks na pong nakalunch at in the next... Sorry, I think 8 weeks na lang. Itan ba? Nakalimutan ko na. Basta 13 weeks lang po ang pre-launch nitong product na ito. At ngayon po ay nasa 5th week na po tayo. It's called the Planet IX, no? Gusto ko maglaro ng Mixter sa competition pero may bayad na 5 euros plus. Sige po, mamaya po, pag may question po tayo, i-question po natin after ng presentation para po matapos natin ang mabilis at magkaroon po tayo ng extra time, no, sa question and answer. So, Planet IX na po tayo. Ang Planet IX po ay isang product na gawa din po ng Mixter. So, ang tao behind this project po is si Sverker Carrion. Ang tawag po sa kanya ay Mr. Mixters. I've met him, I think, more than 10 times already. Napaka-humble na tao at napaka-brilliant, napaka-smart, no? I've had special meetings with him. So again, if you are available to go to Dubai this coming May 25 to 27, please tell me ahead so that we can help you introduce, no? Ma-introduce din po kayo sa mga tao behind Crowd One. So you really have to meet Mr. Mixter, Sverker Carrion. Siya po isa sa mga brilliant minds behind Planet IX. Ano po yung Planet IX? Ito po ay isang virtual reality world na kung saan lahat po na makikita ninyo sa mundo ngayon, sa Earth, ay makikita nyo rin po sa Planet IX. So for example, yung bahay nyo po ngayon, makikita nyo po yan sa Planet IX. So magkano na kayo yung bahay nyo ngayon? So yung bahay nyo ngayon, kasi syempre nasa Earth tayo, mahal yan, no? Mahal yung value niyan.
Pero sa Planet IX, ang pinagkaiba po, lahat ng bagay na makikita nyo sa world, makikita nyo sa Planet IX maliban sa tao. No? So for example, makita nyo yung Boracay doon. Dahil wala pang tao, siguro na sa mga 10 pesos pa lang ang Boracay. No? Kasi nga wala pang tao. No? Para po itong virtual real estate game, so para po tayong naglalaro ng real estate dito tulad ng SimCity or Minecraft, no, na kailangan mong bumili ng mga lote area upang i-develop at ma-enjoy yung laro. So nasa phase 1 na po tayo, nasa week 5 na yata or week 4, hindi po ako sure. And as of now, nagre-reserve na po tayo ng properties, no, sa Planet IX. Ako po nakapag-reserve ako ng 230. So parang pre-selling, no? Pre-selling part pa lang ito ng Planet IX. Second part po, that is around, mamaya, hindi ko memorize yung timeline, papakita ko yung timeline. I think around July. Tama ba? Basta 13 weeks since 3 weeks ago eh. So I think, yeah, around July. So magsa-start na po yung phase 2. So phase 1 po, reservation ng lot. So hopefully naka-click na kayo. One time lang po mag-click ng Planet IX, ha? Kung ilan yung lots na nakuha nyo, yun na po yun. Okay? So, ako 230 lots po. So, ganito po yung mukha ng phase 2 natin. So, meron po tayong tinatawag na pix, no? Or hexagon. Ito po ay nagre-represent ng isang lote. So, kung ako po ay mayroong 230 pix, that means meron po akong 230 na lote sa Planet IX. So, anywhere around the world, pwede po kayo mag-plot. Let's say, targetin nyo agad New York or Maldives or Dubai, or Hong Kong, or Singapore. Kasi nga, dahil wala pang tao sa planet, napakamura pa. No? The next part is phase 2. Ang phase 2 po ng Planet IX is development. So, kapag nakapag-plot na kayo ng lupa, ang gagawin nyo na po ay i-develop. No? So, pagka-develop nyo po ng lupa ninyo, kailangan nyo pong bilhan ng mga kuryente, ng tubig, ng mga buildings, or kung gusto nyo gawing resort, lagyan nyo ng mga puno, lagyan nyo ng mga train, kayo pong bahala. Strategy game po ito, pero take note, habang dine-develop nyo po yung lote ninyo at habang dumadami yung tao sa paligid ng lote ninyo, anong nangyayari? Nagmamahal ang value ng lote. So para po kayong bumili ng real estate din, no? Ano ba yung madalas na reason ba't yung tao bumibili ng properties? Unang-una, baka pwede nyo magamit. Pero pangalawa, usually yung reason, ay bibilhin ko tong lupa na to kasi mura pa. Maybe in 10 years baka magmahal na, no? Pero ito po ay virtual. Meaning hindi po kayo maghihintay ng 10 years para magmahal yung value ng lupa, no? So napakagandang game po na ito, at ang pinakagusto kong part ng game na ito, lahat po ng income niyo sa Planet IX ay pwede niyo pong i-withdraw in real cash, no? So lahat po ng kikitain natin sa game, no? I think ito lang yung game na alam ko na pwede mong i-withdraw in real cash, no? Yung hindi na kasi ako masyadong Mobile Legends at saka Mixer na nilalaro ko ngayon eh. Pero pagkakalam ko, ito lang yung alam kong game na habang nag-enjoy ka sa game, pwede mo pa siyang i-withdraw in real cash. No? So para po tayong naglaro ng Farmville, pero yung maganda sa Farmville natin, lahat ng mga tanim natin doon, pwede natin ibenta at gawing cash. No? So ito po yung IX Trade Platform na kasabay po ng launch ng third phase ng Planet IX. So summary po sa Planet IX, no? Phase 1, pre-selling. So ngayon naka-pre-selling tayo. Phase 2, development, and phase 3, buying and selling of properties, no? So nasa week 4 na yata tayo ngayon. So kung ito po yung package niyo, no, white 10 lots lang po kayo, black 11 lots, gold 21 lots, titanium 50 lots, and titanium pro po 100 lots. Plus kung titanium pro po kayo, may option po kayong bumili ng additional 100 lots with 1 euro per lot. So 60 pesos lang per lot, no? Kapag titanium pro, only titanium pro po yung may option to add 100 additional lots. Excuse me. Kung sa July na po kayo magbimembro, okay lang din po. Pero kung white po kayo, 1 lot lang po kayo, no? Kahit mag-titanium pro po kayo ng July, 10 lots lang po kayo maximum. So, para talaga siyang real estate, no, na kung mas maaga kang bumili, mas marami pang available na units para sa'yo. At saka mas mura pa siya. Ayun po. Update lang po, in the first 2 weeks of Planet IX, it was able to sold 48 million lots. My God. 48 million lots in the first 2 weeks, no?
tinalo pa natin yung SMDC or ano, or ano ba, Chameleon. Ayun, may chance ba na madagdagan ang lahat? Meron po, pero kailangan yun po siyang bilhin. No? So, may chance pong madagdagan yung lahat, pero po, mas mahal na siya pagdating ng July. So, ngayon kasi libre. Libre yung lots para sa atin. So, may 10 allocations kayo, 20 allocations. But kung gusto niyo pong magdagdag, pwede po sa second part na yung buying and plotting and development of the lots. So, Ronnie, Crowd1 members lang po ba yung pwede maglaro? Pwede pong maglaro yung ibang tao. So, pag nakapag-invite po kayo ng ibang tao na maglaro sa Planet IX, actually, meron din po kayong commission na makukuha. So, para po tayo nitong virtual real estate agent. So, pwede nyo rin po yung gawin. Refer kayo ng mga tao para makapaglaro din po sila ng Planet IX. That's why we are very confident that in July, we will be reaching 100 million users of Crowd1 products just because of this amazing product called Planet IX. Imagine in 5 months, magkano na kayo yung value ng lupa na nabili mo sa Planet IX. Take note, hindi po ito tulad ng normal na real estate. Virtual real estate po ito. Ibig sabihin, mas mabilis po yung takbo nito. Nasa week 4 na po yata tayo. So, ito po. Every Sunday po natatapos yung week. So, mag-week 5 pala tayo next Sunday. No? So, ito po siya. Ito po yung nasa week 4 na tayo. 1, 2, 3, 4. Nasa week 4 na po tayo. Ayun. So that is Planet IX. We also have Tribute. It's a network marketing company in Nigeria na kung saan maaari po kayong bumili ng mga products tulad ng mga perfumes, mga cosmetics, and even jewelries, no? Luxury bags, shoes, mga wallets, so mga mahal, no? Luxury. Pero kung Crowd1 member po tayo, automatically po meron po tayong kung Crowd1 member po tayo, automatic meron tayong 20% discount sa lahat ng products, even po doon sa mga jewelry. As of now po, ang Tribute ay available lamang sa Nigeria. But as we discussed with the management last time, it will be available hopefully for all Crowd1 members this year. No? So isa po itong network marketing company sa Nigeria, pero instead of competing against Crowd1, matalino po sila, sumabay na lang sila sa Crowd1. So question, naglapse na po ba ang PIX kung hindi agad maklaim ng mga member dahil hindi na na-visit account nila? Thanks po. Hindi po siya maglalapse po yung PIX, ma'am, pag hindi po na-claim. Pero for example, nag-claim po kayo next week. So balikan natin, no? So for example, black kayo. Kung this week kayo nag-claim, 11 yung makukuha ninyo. Kung next week pa po kayo mag-claim, 10 na lang. Kung 4 weeks from now, 7 na lang yung makiklaim ninyo. So the earlier kayo nag-reserve ng lot, the more lots po yung ibibigay sa inyo, no? So ganun po. Kailangan po buksan niyo po yung account ninyo, please lang, para po hindi po maubusan kayo ng lots. So for example, maghihintay kayo ng July pa bago kayo mag-claim ng lots ninyo, edi one lot na lang yung makiklaim ninyo kasi na-claim na ng iba, no? So take note po, limited lang din po yung lots sa Planet IX. So the earlier the better. Ako po week 1 pa lang nag-claim na agad ako 130 lots, no? So plus 100 lots kasi ayaw kong may masayang na opportunity. Especially I know personally, I know na magiging malaking game itong Planet IX na ito, no? So the next product is multi wallet. This will be launched less than 3 months na lang. So more than 2 months na lang ilalunch na po natin ang multi wallet. Sabay din po ito ng Planet IX. Ilalunch po ito bago mag-phase to ang Planet IX. This will be launched in July, no? Ang multi-wallet po ay isang wallet para po itong GCash, para po itong CoinsPH, or para po itong Abra, no? As of now, ang Crowd1 members kasi wine-withdraw namin yung income through gift code or through Abra or CoinsPH or digital wallets, no? So tulad ko, sa Abra po ako nagwe-withdraw ng income. That means yung kumikita po every time may withdrawal po ako sa Crowd1 is ang Abra. So naisip ni Crowd1, ba't Abra yung kikita? Pwede naman gumawa na lang tayo ng sariling wallet, no? So meron na po tayo yung atin, it's called multi-wallet. Ano pong purpose nito? Pwede nyo pong i-withdraw ang income ninyo sa Crowd1 through the multi-wallet in 3 ways. Una-una, pwede nyo pong i-withdraw in cash kung gusto nyo cash agad. Pwede nyo rin po i-withdraw in crypto. Like ako po, crypto ko po wini-withdraw yung income ko. So let's say, last time, nag-withdraw po ako 300,000 pesos in Crowd1.
In 2 weeks time po kasi ang taas ng Dogecoin ngayon ni Elon Musk. Doon ko kasi winidraw. So from Bitcoin to Dogecoin, nasa 1.3 million pesos na yung 300,000 ko. So kumita na ako sa crowd one, kumita pa ako sa pag-withdraw ko sa crypto, no? So pwede niyo pong i-withdraw sa crypto. Pwede niyo rin pong i-withdraw sa IAS stocks, no? Sa mga companies, no? So may charge fee ba ang multi wallet? Pagkakaalam ko po, per transaction meron. So lahat naman ng wallet may transaction fee, no? Pero maganda kasi nito, 60% ng income nito atin, no? So take note. So like for example, gumagamit ako ng Abra, masakit sa heart. Imagine each withdrawal ko ang nag-withdraw ko 2.8 million. Yung kinukuha ng Abra is around 280,000 pesos. So bakit yung Abra pa yung kikita ng 280,000 pesos? Ba't hindi na lang ang multi-wallet, no? So 3 ways po yung withdrawal sa multi-wallet. Pwede pong cash, pwede pong crypto, pwede rin po stocks. And pwede rin po natin itong gamitin as padala. So for example, nasa Australia ka. Ang pamilya mo sa Pilipinas ay nasa Australia ka. Pamilya mo ay nasa Pilipinas, no? So anong mangyayari? Pwede mong ipadala yung cash mula sa multi-wallet papunta sa Philippines. Hindi ka na pupunta ng Western Union, o, di ba? Napaka-convenient. So ito po yung multi-wallet and ito po ay magiging available sa lahat ng mga miyembro by July, no? So lahat po ng miyembro ay magkaka-access sa multi-wallet. That's as per a discussion namin ng management, no, last meeting. Pero kung may changes po dito, I'll be able to update you by May kasi isa po ito sa magiging topic natin on May 25 to 27 Dubai event, no? So yun. Pwede rin po mag-transfer cash sa multi-wallet, cash to cash. Pwede rin po crypto to crypto. Pwede rin po stocks to stocks, no? So for example, meron akong stocks sa Apple, tapos gusto kong i-send through cash, pwede rin po. So napaka-amazing nitong multi-wallet talaga. Diba? Parang pinag-isa na PayPal, na GCash, na Paymaya, kasi pwede mo rin siya gamitin as Apple Pay or Google Pay. So pwede mo siyang gamitin pang bayad through Visa, kasi nga connected siya sa Apple Pay at saka Google Pay, no? So parang inisa lahat ng mga wallet na alam natin, ginawa niyang isang platform. Napakagaling ng pagkakaisip nito, no? So this is multi wallet. Pinakabagong product po natin, wala pa pong isang linggo. It's called LinkMe. Ano po yung LinkMe? From the word link, ito po ay isang digital wallet. Na-excite ako sa multi-wallet. Ito po itong digital business card na kung saan pwede mong isahin lahat ng link mo. So para po ito sa mga negosyante, tulad ko po, YouTuber po ako. So ang ginagawa ko po, pag may nagtatanong si Ronnie, ano yung YouTube channel mo? So magsisend ako ng YouTube channel. Si Ronnie, pwede ka bang ma-add sa Facebook? O ayan, isisend ko yung Facebook. Si Ronnie, ano yung link ng Zoom? Isisend ko na naman yung link ng Zoom. So kinakain yung oras ko kakasend ng mga link, kakasend ng mga PowerPoint. So ang ginawa ko, inilagay ko lahat ng link ko sa LinkMe. No? So yung LinkMe mo, kailangan mo lang i-open yung LinkMe, no? So let's say, gusto kong pakita itong LinkMe kasi ang ganda nito. Pakita natin yung link. Kailangan nyo itong makita. So, ganito po yung LinkMe, no? C-Store. Ayan. LinkMe. So, pag-click nyo po ng LinkMe, ganyan po yung magiging mukha niyan. Ayan. So, in just one link, no? In just one link. For example, si Ronnie, pahingi po ako ng YouTube channel mo. O, ganun. So, instead na hanapin ko pa yung YouTube channel ko, isi-send ko na lang yung LinkMe. Pag klinik niya ito, no? Automatic pupunta siya ng YouTube channel ko. No? So, si Ronnie, pahingi naman ng PowerPoint presentation. O, ayan. I-click ko lang ito. O ayan, may copy ka na ng PowerPoint presentation.
No? So napaka-convenient po ito, especially sa mga negosyante na tulad ko that uses digital business, no? Ito po ang ating tinatawag na digital business card. So bagong-bago po ito, link me and kaka-launch lang po this week, no? So as of now, ito po yung mga products natin, Link Me, Life Trend, SoMe, no, Tribute, Mindo, and Philgo. Yung SoMe po, ang meaning po niyan ay social media. Ila-launch po yan by third quarter of 2021. Hindi po ako pwedeng magbigay muna ng information about SoMe, no? So SoMe, social media. Planet IX po, naka-launch na po since 4 weeks. As of now, we have the multi-wallet to be launched in July. And we will be also launching Crowd1 Entertainment and Crowd1 Communication. That is this year. I believe the topic for the May 25 event will be Crowd1 Entertainment. So be ready for new updates on May 25. I'm so excited. Naka-prepare na yung outfit ko dito. I will be wearing 4 national costumes. So, ayan. Pili ko mag-Miss Universe din pala ako dun sa ano. May prepare po ako 4 na national costume na susutin ko sa Dubai event, no? So hopefully tayo rin po ay makapunta sa mga event ng company, no? Every month po yung event ng company. So grabe, no, yung mga malalaking network marketing companies nga, once a year lang. Yung Crowd1 every month, pandemic pa yan ha. Pandemic pa yan, no? So every month, my God, sa Dubai. Yung venue namin this coming May 25 to 27 is La Pearl. Pwede nyo pong i-search. It's La Pearl. Pinasara ang La Pearl. Ang La Pearl po ang isa sa number one iconic tourist destination sa Dubai. Pinasara for Crowd1. My goodness. Nag-La Pearl ako last time. Magkano ang ticket sa La Pearl? Nasa mga around 8,000 pesos per seat. Pinasara po yun ng Crowd1 for 3 days. No? Para gamitin ng Crowd1 for our event. That is in Hilton Hotel in Sheikh Zayed Road. That will be the venue for the meeting on May 25 to May 20. So hopefully po, mag-rank up po tayo. Pag president po kayo, 5 slots po kayo sa event. Pag director po kayo, 1 slot po kayo sa event. Pag manager po kayo, pwede po kayong dalihin ng president ninyo gamit yung slots niya sa event. No? So hopefully rank up po tayo kahit hanggang manager para mabuksan po yung opportunities natin na pumunta sa mga event ng company. This is every month. Take note, every month po ito, hindi po ito every year. No? So, paano maging member ng Crowd1? Kailangan nyo lang po bilhin yung mga package natin. So, meron po tayong 4 na main package. So, white package po is 109 euros. Sa peso po, 6,540 pesos po ito. With 12 months Migster subscription worth 4,200. So, imagine 4,200. Natipid mo na agad sa 6,540 mo na package, no? Mindo po, lifetime membership, Life Trends po, members, lifetime membership din po, plus 5,000 loyalty points. Ano po yung loyalty points? Hindi po ito pera. Ang loyalty points po ay points na maaari nyong gamitin pang redeem sa mga product ni Crowd1. So like for example, ay gusto ko mag-hotel next week. Ilang points ba yung ganitong hotel? Pwede nyo gamitin yung points para pang-book nyo sa next hotel booking. Or pwede nyo rin po gamitin yung points pang-bili ng Migster na pwede nyo ibigay sa anak nyo or pwede nyo ibenta sa kapitbahay nyo. Bahala po kayo anong diskarte ninyo. Ang loyalty points po ay naiipunin nyo per meron po kayong activity sa app, sa Crowd1 dashboard. So, like for example, binubuksan nyo yung dashboard nyo every day. Every Wednesday po, like ngayon, bibigyan po kayo ng company ng additional loyalty points, no? So, napakaganda pong program ito. Just by using the Crowd1 products, just by opening your dashboard every day, nabibigyan po kayo ng additional loyalty points. Lahat po yan ay binibigay sa inyo every Wednesday through your Streamline bonus. Napakaswerte nyo po kasi naka-promo tayo ngayon. That means, you will buy a white package worth 6,000 pesos plus. Ang ibibigay po na package sa inyo is yung black package, no, worth 18,000 pesos. Technically, nakatipid po kayo ng around 12,000 pesos kasi nga naka-promo kayo. Gano'n po kayo kaswerte? Ako po hindi po ako nakatry ng kahit isang promo. Kahit 5 pesos, hindi po ako nakatipid sa Crowd1. No? So kayo po, nasa 12,000 pesos yung savings nyo kasi yung account na makukuha nyo is black. Ano pong laman ng black? Migster, Mindo, Life Trends, and Planet IX plus 6,000 loyalty rewards. Pwede ba mag-upgrade kahit tapos na yung promo? Yes po, pwede naman po. So, for example, white kayo, no?
Tapos na yung promo, kung gusto niyo mag-block, dadagdagan niyo na lang ng 12,000. So hindi niyo kailangan bayarin yung 18,000, dadagdagan niyo na lang para mapunuan na makuha niyo yung block package. Yung gold package naman po, 48,000 pesos. May Mixter, Mindo, Life Friends, and LinkMe. Yung LinkMe po, available lang po, gold pataas na package. You have the Planet IX and 7,500 loyalty points. Kung titanium naman po kayo, 150,000 pesos. Mixter, Mindo, Life Friends, LinkMe, and SoMe, plus Planet IX and Crowd1 loyalty points. Yung Titanium Pro po, naka-promo po ngayon, around 48,000 pesos. With 48,000 pesos po, pwede po kayong mag-upgrade to Titanium Pro. Kahit white to Titanium Pro, 48,000. Black to Titanium Pro, nasa 48,000 lang din on average. 777 euros lang siya, pero dahil sa service charge, usually umabit siya ng around 48,000 pesos. So kung kaya nyo po yung 48,000, I don't recommend gold. I don't recommend titanium. The best is from white. Pwede po kayong bumili ng upgrade ng 48,000 to Titanium Pro. Nakatipid po kayo kasi ang Titanium Pro po is 240,000 pesos. Meron po itong 30,000 loyalty points. So instead of paying 240,000, babayaran nyo lang po is 48. Mas mura pa siya sa titanium. Technically, mas mura pa siya sa gold. Kasi po naka-promo ngayon. That's what we call titanium promotion. So yun. Yes po, extended po yung titanium promotion. Pero ito po ay available lamang if you will buy the code in Bitcoin, no? So, kaya siya aabot ng 48,000. Actually, nasa mga 40 plus lang siya. Aabot siya ng 48 kasi dahil doon sa service charge. So, balikan natin, no, lahat ng mga products na na-mention ko kanina. So, lahat ng mga products na ito. Magkano ngayon Crowd1? O, review tayo. Graded recitation. Graded recitation. O, magkano? Magkano nga tayo sa lahat ng mga products na ito? And future products, ha? Hindi lang ito. And future products. O, review. Ayan. Sige. O, perfect. Ayan. So, ang daming valedictorian dito. No? So, tama po. 60 to 80% dahil po other products, 80% po tayo. Tulad ng Mixter, actually 80% ng income ng Mixter atin, no? Kasi ang original contract po natin sa Mixter, we will give them 100,000 players in 6 months. Yun po original contract natin, 100,000 players in 6 months. In 4 months, we gave them 20 million players, no? Kaya 80% ng income ng Mixter ay atin. So yung 60% po na yun, kung 100% po yun, nakadivide yun sa 3 parts, no? 20, 40, 40. Ang unang 20% ay napupunta po sa company para sa tubig, kuryente, sweldo ng mga tao, ano ba, mga renta, no? Office. Yung office po natin sa Dubai is 50,000 square foot. Noong December po, nag-usap kami ni Sir Kenny, head ng network ng company. Ang original plan is 2,500 square foot. Noong March, dumating yung CEO ng company, dumating din yung founder. Nung nakita yung building, kinuha 30,000 square foot. Last April event, nagbago yung isip ng president ay ng founder, 50,000 square foot na. Baka makakuha pa tayo ng dalawang floors on May. Yun yung usap-usapan sa ano, sa mga GC ng mga leaders. So, 20% po ng lahat ng income ng company nasa company po napupunta. No? So that's 20%. 40% naman po napupunta sa mga pioneers. So ito po lahat ng mga miyembro na mayroong Crowd1 rewards. Ito po ay available sa lahat ng miyembro na naging miyembro mula January 25, 2019 up to April 6, 2021. So January 25, 2019 to April 6, 2021, kayo po ay pioneer. So kayo po ay entitled sa 40% ng income ng company every 3 months, no? Maraming miyembro ng Crowd1 na hindi binibigyan ng importansya ang rewards. Bakit? Maliit si Ronnie. Maliit, no? Of course, wala naman pong bagay na nagsisimula sa malaki. Ako po, nagsali ng company June 1, 2019. Maliit lang din naman ang rewards ko. But I know that there's a future for the rewards. So what did I do? Kinlaim ko ng claim ang rewards. Every time may challenge ang company, gawin nyo to, bibigyan ko kayo ng additional rewards. I did it. In 2 years, almost 2 years, 1 year, 10 months, I was able to get 500,000 rewards, 485,000 rewards from Crowd1.
How much I am receiving now every 3 months? 6 digits. Who will give you 6 digits every 3 months, pandemic? Wala. So, the rewards are very important, especially to pioneers. December, meron pong mayayaring maganda sa rewards. Hindi ko po pwedeng i-reveal kasi pumirma po ako ng non-disclosure agreement. But, enjoy your rewards on June 15, September 15, and December 15. And December, meron pong magandang mangyayari sa rewards. I-announce po ito officially ng company through our dashboard. So, as of now po, ang rewards po ay available lamang sa mga pioneers. So, yung mga miyembro po, nakakasali pa lang, sorry, hindi po kayo qualified sa 40% na income ng company. Pero meron po akong ituturo mamaya, 25% naman ng income ng company. The remaining 40% po ay napupunta po sa lahat ng mga leaders. So, ito po yung mga taong pagod, payo, puyat, paos, no? Kaka-present, kaka-orient. Dahil tayo po yung nagdadala ng tao sa company. Tayo yung reason na nagkakaroon ng crowd, no? Kasi nga, crowd, di ba? Crowd one. So, kung walang mga leaders na nagdadala ng tao, walang crowd. So, dahil yung mga leaders po yung nag-e-effort na lumaki yung crowd, we were able to create 30 million members in 175 countries worldwide. And because of that, we get 40% of the income of the company. Yung 40% po, naka-divide yan sa 21 na ranggo. So, mula sa team leader 1, 2, 3, coordinator 1, 2, 3, manager 1, 2, 3, director 1, 2, 3, president 1, 2, 3, senior president 1, 2, 3, and ambassador 1, 2, 3. So, 21 na ranggo po yan, pantay-pantay pong binibigyan ng income every month. So, every 15th of the month. So, today is Wednesday, May 5. That means in the upcoming 10 days, may monthly na naman. Kakatapos ko lang mag-grocery, may pang-grocery na namang bibigyan ang company, no? On the 15th of the month. So every 15th po ito na ano na nakiklaim natin, and ito po ay based sa ranggo ninyo. So let's say kayo po ay team leader 1 and yung kita po ng company this month, let's say 21 million euros. Yung 21 million euros po, naka-divide po 'yan sa 21 na ranggo. That means per ranggo, makaka-receive ng 1 million euros. Pero kung kayo po ay team leader 1, that means marami po kayong kahati sa bracket. So bracket-bracket po tayo, no? So kung team leader 1 kayo, let's say 1 million team leader 1. So kung merong 1 million euros na ibinibigay sa team leader 1, hahatiin ng 1 million na team leader 1, tago 1 euro kayo. 60 pesos. No? So kung i-withdraw nyo pa yan, may service charge pa, wala lang matitira sa inyo, no? So kung gusto nyo malaki ang monthly income, angat po kayo. Angat po kayo ng ranggo. Let's say coordinator, 100,000 worldwide. So kung 1 million divided by 100,000 coordinator, tag si 600 pesos kayo or 10 euros, no? So pinakamagandang target nyo po, manager. Manager 3, as of now, ang income po is around 15,000 to 20,000 pesos every month. Tulog po yan, ha? Tulog po yan. So that is just by the virtue of umabot ka ng manager and you are given 40% of the income of the company. Sa ibang company po, meron silang tinatawag na residual income. Bakit po nila tinatawag itong residual income? Kasi kahit tumigil kang kaka-networking, yung mga tao sa baba mo, di ba, gumagalaw pa rin. So meron ka pa rin marireceive. Yun yung tawag nila ng residual. Paano kung tumigil lahat ng mga tao sa baba mo? May residual ka pa rin matatanggap? Wala. Sa crowd one po, iba. Tumigil ka man kaka-crowd 1, tumigil ba lahat ng tao sa baba mo kaka-crowd 1, as long as kumikita yung company, 40% ng income ng company qualified ka every month, every 15th of the month. So kung director ka ngayon, like director 3, kung tulog po ang director 3, nasa 150,000 pesos to 200,000 pesos per month. You can be a director 3 in 6 months to 1 year. You can be manager 3 in 1 year, 1 month, sorry, 1 month to 3 months, no? Sa team ko, usually 1 month to 2 months, lalo na yung mga personal kong ina-assist, nasa 1 month to 2 months manager level. There are times nakaka-reach tayo ng director level in 1 month. This coming June, gagawa ko ng isang director in 1 month. Meron akong strategy na ginagawa ngayon. So I will be creating a director in 1 month. A director's income is around 14 million pesos. And monthly income is around 200,000 pesos. Monthly income. Residual lang po yun, no? So, ako po ay president level. Nasa pool 13 po ako. But malaki po yung natatanggap ko every month sa company. Kasi po, 100 lang po kami sa pool namin. Sa bracket namin. So, imagine.
lahat ng product na na-mention ko kanina, sa Planet IX pa lang. Imagine. Sa Planet IX pa lang, yung income ng Planet IX, no? President po ako, 100 lang po kami naghahati-hati dyan, no? So, target nyo po dapat kung gusto nyo ng maayos na buhay talaga, target, actually, director, grabe na yung life change eh. Pero pinaka-target nyo po talaga dapat president, no? Target ko po ambassador, kasi po sa ambassador rank, sa pool number 20, dalawa lang po yung tao, wala pa pong tao sa pool 21, no? So, tatlong Europeans po yung ambassador natin ngayon, tapos isang Vietnamese, no? Yung siya po yung gumawa ng My Crowd 1. Napakasikat po noon yung My Crowd 1. Ang gumawa po noon is Vietnamese ambassador level na rin po ngayon, the first Asian. So hopefully tayo po yung magiging second na ambassador. Hataw pa team, hataw pa. So yun po. Paano kumita sa Crowd 1? Tatlong paraan po, no? Tatlong paraan po para kumita sa Crowd 1. Pwede po kayo maging customer, member, and entrepreneur. No? Paano mag-engage sa Crowd 1? Una-una, pag customer ka po, ang gagawin nyo po ay maghingi ng link doon sa tao nag-invite sa inyo. Kung first time nyo dito, tanungin nyo po yung nag-invite sa inyo, paano mag-register, bibigyan nyo po kayo ng link. Magre-register ka po doon, in just 20 seconds, meron ka na pong account. Make sure yung username mo tama, yung full name mo tama, tapos yung email mo po dapat valid, no? So, pag nakapag-register ka na po, bibigyan ka po ng red account. No? Yung red account, wala pong bayad yun. The moment nagkaroon ka ng red account, pwede ka na pong bigyan ng access sa lahat ng products and you can get all of the discounts ng lahat ng products natin. No? So, dahil free account ka naman, wala kang income kasi free account ka naman, di ba? Sa business, ano po yung basic rule? You cannot receive if you don't give. Yun yung basic rule ng business. Magtatayo ka ng salon, kailangan mo bumili kahit gunting, no? Magtatayo ka ng restaurant, kailangan mo bumili kahit kutsara. Imagine, magtayo ka ng restaurant, wala kang kutsara, wala kang plato, no? So, kung gusto niyo magtayo ng Crowd 1 business, you really have to buy the starter package, no? Just to try our product, just to try our system, just to get the dashboard. So, member po, you can start with white, black, gold, titanium, kayo pong bahala anong target niyo, but yung benefits po ng pagiging member natin, pwede nyo pong magamit yung product, pwede nyo pong i-refer. Pag na-refer nyo po yung product, pwede rin po kayong magka-commission and you can get discounts from all of the products. And magkakaroon po kayo ng activity pool bonus. Ano po itong activity pool bonus? Magsisimula po ito ng June 30. Take note of the date. June 30 po magsisimula ang activity pool bonus. Ano po ito? From the word activity. For example, this month, naglaro ka ng Migster, bibigyan ka po ng 1 point. Nag-book ka ng hotel, 1 point. Bumili ka ng lote sa Planet IX, 1 point. May transaction ka sa multi-wallet, 1 point. Each time po, mayroon kayong point. Ang point po na ito ay magbibigay sa inyo ng bahagi ng 25% ng income ng company, no? So, for example, meron kayong 5 points this month. End of the month, bibigyan po kayo ng bahagi ng 25% ng income ng company. Depende sa kung gaano kadaming points po kayong naipon. So, imagine just by playing the game, then you will earn at the end of the month. Just by using our wallet, you will earn at the end of the month, no? Nagpadala ka sa GCash, may ibinalik ba sa'yo nung end ng month? Wala! Naglaro ka ng Candy Crush, sa end of the month may binigay ba sa'yo? Wala! Dito po, lahat ng product na gagamitin nyo, nakakakuha kayo ng point. At ang point po na ito ay magbibigay sa inyo ng bonus at the end of the month. So paramihan po tayo ng point, padamihan po tayo ng nagagamit na products. Kung gusto nyo po kumita ng malala, mag-entrepreneur po kayo. Paano po kayo mag-entrepreneur? Kailangan po meron kayong 4 na tao. Ito po yung minimum requirement para maging entrepreneur. Kailangan nyo po makapag-member ng 4 na tao. So refer this business to at least 4 people and automatically at the end of the 14-day challenge, so nagsimula kayo ngayon, may 14-day challenge po kayo. Pag nakuha nyo po yung 4 na tao within 14 days, bibigyan po kayo ng company ng 1 free package na pwede nyo rin pong ibenta. Ang tawag po nun ay fear of loss. Fear, takot, loss na mawala. Si Ronnie, magsasign up ako sa Crowd 1, kailan po mababalik yung pera ko? 14 days. Kapag nakakuha ka ng 4, automatic, mababalik sa iyo through 1 package na pwede mo ring ibenta sa invite mo or anyone in your
team, no? So grabe, Candy Crush level 3000, ilang activity points na yata 'yan kung sa crowd 1 mo 'yan nilaro man. Baka nabigyan ka pa ng laptop or nabigyan ka pa ng cellphone o baka washing machine 'yung ibigay sa iyo, no? So 'yun po, una-una, the fear of loss bonus. Pangalawa po, bibigyan kayo ng team, no? So sa crowd 1, meron po kayong team na ibibuild. So let's say balik tayo sa account ko. Bibigyan po kayo ng dalawang team na ibibuild. So ito po 'yung kinatawag nating left team and right team, no? So left team mo, lahat ng mga tao na pumapasok dyan, and right team mo, pumapasok dyan, meron po yung points. Each point, ayun, sa mixer po, kailangan ba free games? Alang, at kahit hindi po sumayon ng tournament. Dapat po tournament yung sinasalihan nyo para manalo po kayo ng prize. Kung free games po, wala po yung prize. Yung tournaments po yung may prize. So balik po tayo sa binary, no? So sa crowd 1, dalawang team lang po yung ibubuo nyo. Hindi po 20 teams, hindi po 30 teams. Dalawang team lang po is either left team and right team. Each time po nagbubuo kayo ng left team and right team, meron po kayo nakukuhang bonus, no? So ang tawag po nito ay binary bonus. Magsisimula sa 1,400 pesos up to 1.2 million pesos per day. No, RT ka pa, 1.2 million per day. No? So, hindi po yung normal na kitaan. So, balik tayo sa medyo normal lang. So, I think 1,400 pesos per day kung merong isang taong pumasok na nag-pair sa team mo, I think not bad, no? Kahit per day lang yon. So, ayun. From a Mona Lisa, para po maka-earn ng points, any game po na pwede nyong laruin, may points po yun. No? Doesn't matter kung tournament or hindi. So, yun. You can build a team in crowd 1, and again, that is your left team and right team. So ito po yung buong team ko ngayon. May mga gold, may mga white, may mga titanium pro. So namomonitor mo po yung buong team mo. And as an upline, when you click these people, like let's say ito, no? So i-click mo siya, makikita mo rin yung team niya, no? So napakaganda po ng ating system, at namomonitor nyo po yung bilis at laki ng team ninyo. So even po yung level niya, ilang points meron siya, mga taong invite niya, na mo-monitor niyo po lahat. So, ito po yung mga benefits ng entrepreneur. So, 1,400 up to 1.2 million pesos per day, no? So, like, pag dumating po kayo ng president, may experience niyo po yung 1.2 in one day. I think even pagdating niyo ng director, kasi ako nung first ko na-experience yung 1.2 isang araw, Director 1 po ako, first time ko po yung na-experience. Nung na-experience ko po yun, grabe, grabe iyak ko, hindi ko ma-explain, no? Parang, my God, kaya palang kitain yung 1.2 isang araw. No, nung director 1 po ako, na-experience ko talaga yun. Nasa Dubai kami, nagse-celebrate ng birthday ko, I closed the door, na-shock sila mama, ano nangyari? Hindi ko malaman kung umiyak ako dahil nag-limit na ako. Or dahil hindi ako makapaniwala na kaya palang kumita ng isang normal na tao, or hindi po ako valedictorian na graduate, hindi po ako cum laude, pero kumita pong 1.2, no, isang araw. And last year po, whole March 1 to March 31, 2021, nag 1 million per day po ako. I was top 7 worldwide last year. Nung nagsimula po ang pandemic, around 7 months, hindi po ako gumalaw, pero malaki kasi yung natatanggap ko na monthly. But right now, I'm trying to regain my momentum, and hopefully I will be back in the top 10 by June. No, I'm sure I will be back in the top 10 by June, no? So ito po yung bonus as an entrepreneur. Lastly, you will get, hindi pa pala lastly. Second to the last bonus is the matching bonus. Yung crowd bonus po, ito po yung monthly, no? Depende po ito sa ranggo, no? Mas mataas ang ranggo, mas mataas ang monthly. Yung matching bonus naman po, ang matching bonus po ay ito po ay 10% override bonus ng upline sa lahat ng miyembro na kumikita under sa team niya up to the 5th level, no? So pag sinabi niyo pong 5th level, let's say in-invite kita level 1. Yung invite mo level 2. Yung invite ng invite mo kahit hindi ko na yun kilala, level 3. So 10% pa rin ako sa income noon. So as an upline, ang pinaka-goal niyo po dapat kumikita yung mga tao sa team ninyo. Pag kumikita po yung tao sa team ninyo, kita nyo po yun. Pag hindi po sila kumikita, hindi rin po kayo kikita.
So pinaka-goal nyo po dito, dapat napakaraming taong kumikita sa team ninyo. Let's say, you will create 100 leaders earning at least 10,000 pesos per day. Maliit po yon. But let's just say, 100 leaders with at least 10,000 pesos per day income. Magkano yon? 1,000 pesos each. So kung 1,000 pesos each yon times 100 per day, that's 100,000 pesos per day. That's why they say, si Ronnie, paano ako kumikita ng 6 digits per day? Hello, I have 400 plus multimillionaires in my team. I have 2 presidents in my team. I have around 50 directors in my team. And I have around 300 managers in my team. Every month, I target at least 8 to 10 managers that I create in my team. Bakit malaki ang income ko? Kasi po, ang daming taong kumikita under sa team ko. So, ang goal nyo po, dapat kumikita ang tao under sa team nyo. Pag hindi po sila kumikita, nagsasayang lang po kayo ng energy, nagsasayang lang po kayo ng oras. Kung may 6,000 sila, huwag nyo na lang silang pasalihin sa crowd 1. Gamitin nyo na lang yan pang bayad ng kuryente, ng tubig, ng renta, or kahit pang bili ng ayuda or community pantry, kung ano mang trip ninyo. No? So kung gusto nyo po magdala ng tao sa crowd 1, make sure gusto po nilang kumita. Pag ayaw po nilang kumita, hindi po para sa kanilang crowd 1. Mas marami pa pong taong gustong kumita, hanapin nyo po yung mga taong yun. Huwag po kayong mag-discriminate kung ano man ang posisyon nila, katayuan nila sa buhay. Kasi po, you cannot judge. Ito po yung natutunan ko talaga sa crowd 1, you cannot judge. No? My goodness, meron akong grade 3 sa team ko na director 2. Grade 3 lang yung natapos. Meron din po akong lawyer sa team ko, meron din po akong doctor sa team ko. So hindi po basihan dito ang katayuan sa buhay, academic achievement, no. Ang basihan po dito ay hugot. Ano yung hugot nila sa buhay? Yun po yung hanapin nyo ng mga tao, yung may hugot, no? I don't know kung nandito yung team na kinakilabutan ako. Nandito yung team ni Ma'am, under the team of Ma'am Nora, we have Ma'am, kalimutan ko pangalan. Ma'am Aileen? Nakalimutan ko pangalan ni Ma'am. Nakalimutan ko pangalan ni Ma'am. Ang hanapin ko sa mutual friends. Ni Ma'am Arlene, no? I've met Ma'am Arlene, my goodness, no? When she did the crowd one business, halos palayasin na siya ng kanyang husband, no? Sa bahay. Kasi ano, scam na naman, ano naman yung sinalihan mo, no? So when she did crowd one business, grabe yung orient-orient niya, araw-araw siya nag-orient, and dumating yung time na natutulog na siya sa 7-Eleven or sa mini-stop kasi inaabutan na siya ng umaga doon kakapresent, no? Ito yung mga taong kailangan yung hanapin. Kasi ito yung mga taong kikita talaga sa business. And take note, kapag nakakuha ka ng mga tao na kumikita sa business, these people will give you 10% of their income. At lahat ng mga leaders nila, 10%. We have Sir November here under Ma'am Arlene, napaka-amazing na leader. I've met her and habang nakikinig ako sa story niya, kinikilabutan talaga ako. No? When I joined Crowd 1, no? Yung sinakyan naming sasakyan ng pauwi, si mama ko nagda-drive, nabangga pa kami ng 10-wheelers. No? So, pagka next day, nag-attend pa rin kami ng presentation. We took the bus, nilakad ko mula bus station papunta dun sa meeting namin around 30 minutes because I really wanted to change my life. Ito po yung kailangan yung hanapin ng mga tao. Hindi nyo kailangan ng mga magagaling masyado. Kung meron kayong mahanap na magaling, na motivated, good. Pero para sa akin, ang pinakamalaking criteria na nire-require ko para sumali sa team ko, motivation. No? Look for people like Ma'am Arlene. Look for people like Kuya Christian. No? Kuya Christian is the head of the team Team Digital Transformation Empire. I've met him in Jensen and right now he is president level, no? We have, I think, the Team Unstoppable here under din ng team ni Kuya Mon and Ate Julie. I could still remember nung nagsisimula kami sa Crowd 1, nagpe-present yung mag-asawa, yung husband habang nagsasalita, yung wife may dala ng baby, no? Pag yung wife na naman magsasalita, yung husband na naman dadal ang magbibitit ng baby, yung wife na naman yung magsasalita. So, eto yung mga kailangan yung taong hanapin. We have Ma'am Mildred, 2 a.m. nang umuwi, nagbabas pa, Davao, Jensen, Davao, Digos, Bukidnon, Surigao, no? Eto po yung kailangan yung hanapin.
take note, kailangan nyo pong dalhin sa team nyo yung mga taong tutulong na kumita. Kasi po, pag hindi kumikita yung mga tao na nasa baba nyo, wala po kayong kita. Pag hindi po kayo kumikita, nagsasayang lang po kayo ng oras, nagsasayang lang po kayo ng energy. Ilan po yung invites ko sa Crowd1? As of now po, 25 invites lang po ako sa Crowd1. Paano po ako umabot ng president level? Assist your team. Any information na kaya nyong kunin sa company, bigay nyo sa team. As a leader, dapat ikaw lahat na may... Ikaw yung pinakaunang makaalam ng mga updates. As a leader, dapat ikaw yung unang pinakaunang makaalam ng mga bago sa company because you have to cascade this information to as many leaders as possible in as fast time as possible. No? So at the end of the day, ang success mo ninyo ay nakadepende sa success ng team ninyo. Pag failure po ang team ninyo, mag-fail po kayo sa business na ito. Even ako, hindi ko na po tinitingnan yung income ko. Every time nami-meet ko po yung mga Crowd1 members, ang una kong tanong, anong ranggo mo? Magkano kinita mo today? Dapat mas concerned ka anong ranggo ng tao mo kaysa sa ranggo mo. Dapat mas concerned ka magkano kinita ng tao mo kaysa sa kung magkano ang kinita mo today. Because take note, kung tataas ang ranggo ng tao mo, tataas ang ranggo mo. Kung tataas ang kita ng tao mo, tataas ang kita ng tao mo. Pag nanalo siya sa business, panalo ka. Pag natalo siya sa business, talo ka. So yun po yung ano, yun po yung target natin, no? We have Ma'am Mildred here. This is director level. Nandito pa rin sa Zoom presentation, nakikinig pa rin, no? Ito yung attitude na sinasabi ko kanina sa simula ng presentation. Formula to success is 5% talent, 15% appearance, 80% attitude. Director na nakikinig pa rin sa presentation. Meron tayong mga members na team leader pa nga lang, ayaw nang makinig kasi feeling nila magaling na sila masyado. Even ako po, nakikinig ako sa presentation ng mga ambassadors. Pag nagpe-present si Mr. Mixer, nagpe-present si CEO, nagpe-present si ambassador, si founder, may dala akong papel, may dala akong lapis, ball pen, and I take note because my goal is to send this information back to the team. So, attitude po yung importante sa business na to because along the way mahihirapan po kayo, I'm telling you, no? Last event, in-interview ako ng MC ng event, no. Sabi niya sa akin, Ronnie, what is a tip that you can give to those who are having a hard time in Crowd1? Those who are having challenges in Crowd1. Sabi ko sa kanya, you're doing good. No? Bakit doing good? Because kapag na-challenge ka po, pag nag-hardship ka po, ibig sabihin tama po yung daan na tinatahak mo. Pag madali po yung trabaho, hindi po tama. Mali po yung nangyayari sa'yo. Kailangan nyo pong pagdaanan yung hardship, kailangan nyo pong pagdaanan yung challenges, kasi yan po yung magiging way para lumakas po kayo sa business na to. No? Sino po dito mga nag-gym? No? Sa pag-gym po, hindi ka po magkaka-abs agad ng isang araw mo, 24 hours kang magbubuhat ng barbell. Hindi po. Kahit isang buong araw ka dyan, mamatay ka man dyan sa kakabuhat mo na barbell, hindi ka po magkaka-abs, hindi ka po magkaka-biceps, hindi ka po magkaka-muscle. Paano po magkaroon noon? Kailangan po araw-araw, 20 minutes, 30 minutes per day. So hindi po sa palakasan ng galaw, consistency po ang labanan dito at attitude. Tama po si Ma'am Marilyn, consistency. Araw-araw aralin ang business, araw-araw gamitin ang business, araw-araw i-familiarize ang business, at araw-araw pag-usapan ng business. Yun po yung pinaka-technique sa business ito. Lastly, as an entrepreneur, meron ka rin pong activity pool. No? Ano yung activity pool naman ng entrepreneur? Nagkakaroon ka po ng activity kapag ang mga tao under you may activity. So, anong pinag-aiba ng member sa entrepreneur? Yung member, personal activities nila yung counted. Yung entrepreneur, kung ilan ang activity ng tao mo, maa-add yun sa activity mo. So for example, meron akong 10 tao na mayroong 10 activities per month. At the end of the month, meron po akong 100 points. So sino mas malaking income, entrepreneur or member? Of course, entrepreneur, no? So paano po maging manager? Ito po konting tip, in 1 month to 2 months to 3 months, paano ma-reach yung manager level? Pinaka-technique nyo pong pwedeng gamitin is yung tinatawag nating fear of loss, no? The power of four. Sa team namin, ang tawag namin dito, apat dapat. So, apat dapat. First 14 days, ang goal ninyo, makaapat. So, ano ang goal ng tao ninyo, ng member ninyo? In the next 14 days, makaapat. Pag finalo nyo po tong formula na to, let's say, in the first 14 days, no? With 60 points per person, that's 240
40 points, no? Plus fear of loss. In the next 14 days, pwede ka pong kumita ng up to 8,040 pesos. 14 days, 8,040 pesos. Hindi na po masama sa 6,540 na puhunan. Apat lang ito ha. What if 20 in the next 14 days? Iba yun. Pero apat lang ito, no? So what if yung apat mo naka-apat din after 14 days? So 1 month na yun, no? You get 5,760 commission. That's after 1 month. So may 8,000 plus 5,000, 13,000 in 1 month, not bad, no? What if yung apat nila naka-apat din? In 45 days, you get 23,000. So continue lang po yung formula. In 2 months, 92,000. In 2 months and a half, 368,000. And in 3 months, you can accumulate up to 1.4 million income. So formula po natin na power of 4 or 4 dapat. So the moment na nag-sign up po sa Crowd1, ano po yung pinaka-goal? Dapat yung downline ninyo, tulungan ninyong maka-4. Si Ronnie, tatlo lang yung taon niya. Malapit na mag-fear of loss. Ako si Ronnie, nakompleto ko na fear of loss ko. May papasok ako ikalima mamaya. Anong gagawin ko sa ikalima? Idadirect mo sa'yo. Pinaka-tip ko, ibigay mo doon sa tao na malapit na mag-fear of loss. No? Bakit mo ibibigay? Bakit kailangan na siya mag-commission? Because take note, lahat ng income ng team mo, income mo plus 10% override as the upline. So pinaka-goal mo dito, mag-fear of loss yung kasama mo. Hindi nga po ako nakapag-fear of loss. Inuna ko po yung team ko. Hindi po ako nakapag-fear of loss na akin. Bakit? Pag yung team nyo po ay kumikita, ano po nangyayari? Namomotivate sila. No? Ang pinakamalaking motivation po sa business na ito ay pag kumita yung tao under sa'yo. Kahit umiyak man ako dito sa harapan nyo, mag-present man ako sa harapan nyo ito, sabihin ko man yung pang maalaala mo kaya na story ko, kung hindi po kayo kumikita, hindi po kayo mamomotivate. Pinakamalaking motivation po dito na pwedeng mangyari ay kapag in the next 14 days, kumita sila agad. No? So, kayo pong bahala anong technique ninyo. Pero again, in my technique, what I always do, you make sure na lahat ng tao under sa team mo, nagpa-power of 4, 4 dapat. In the next 3 months, you can be manager 2 already. No? And just one more step to manager 3. So you can become a consumer, a member, or an entrepreneur. Kayo pong bahala kung ano po yung target ninyo. Timeline po tayo, May na po tayo. So May, magla-launch na po yung Migster Live. So within this week to next week, magla-launch na po yung Migster Live. Napakabagong product po ng company. After po niyan, residual bonus po tayo on May 15. And sabay po noon, meron pong bagong update sa loyalty program. So lalabas po yung dashboard sa loyalty program. So make sure po mabubuksan niyo yung account niyo on May 15. Magkakaroon po yan ng warning na nakalagay, you cannot access because there is an update. So after po nun, magbabago na po yung dashboard natin on May 15. After po nun, May 25 to 27, that's the Dubai event. After po nun, June 15, residual income plus Crowd1 rewards and the official launch of the loyalty program. No? So that is June 15. Then we will have the first payout for the activity pool. Yung activity points na naipon nyo for June will give you an income on June 30. Then on July, and on July 3, we will be having the mega online event for all of the members worldwide. So after that, malalunch din po yung SoMe. So sa mega event po, ilalunch yung SoMe. After po nun, magka-countdown na po para sa phase 2 ng Planet IX. That is the development of the launch. After po ng development ng launch, ilalunch na po yung multi-wallet. Then magkakaroon din po again ng bagong changes sa loyalty program that will start on the quarter 3 of 2021 with the residual bonus. And quarter 3 of 2021, we will be also opening the Dubai office for all members open for public. As of now, only accessible for leaders. When you reach ambassador level, you will get one office in the Dubai office, no? So kaya goal ko po talaga ambassador para makakuha din po ako ng sarili kong office doon sa Dubai office. So that's it, and hopefully you've learned something new in Crowd1, no? Again, to recap, in Crowd1 you can earn in euros or Bitcoin depending on where you want to withdraw your income. You can become pioneer of something big, and take note, in any company worldwide, it's the pioneers, no, who became big
We are 100% mobile business. You don't have to open an office. You don't have to spend for renovation or whatnot. You just need your phone and a good internet connection to do this business. We are a 21st century company with 21st century products. Yung product po natin, hindi nyo kailangan bit-bitin, no? So kung traditional networking po ito, kung meron po kayong bit-bit na product, imagine kung may client ka sa Baguio, nasa Manila ka, pupunta ka ng client mo sa Baguio, magsa-swab test ka pa, wag na lang, no? Dito, kahit nasa Pilipinas ka, ang kliyente mo nasa Canada, in just one link, yung product mo nandun na. In 1 second to 2 seconds, nandun na yung product mo. Kaya nagtatanong sila, ba't ganun kabilis ang Crowd1? Kasi nga, 21st century company with 21st century products. We have a one-of-a-kind compensation plan. We are creating a community of people who are doing entrepreneurship and using the products of our third-party companies. And because the third-party companies are earning, we get a commission from all of the earnings in our community. We are like Facebook, no? You download Facebook, you use Facebook, you watch ads on Facebook, but Mark Zuckerberg don't give you 1% of Facebook income. That's why Mark Zuckerberg is one of the richest persons in the world. In Crowd1, no po. 60% to 80% of all of the income of our products is given back to us, to the leaders, to the pioneers, to those who use the product every month, every end of the month, and every 3 months. We are now the number one network marketing company in the world. That's why ang dami po nating kalaban. No? We are the number one network marketing company in the world. When it comes to sales, in 2020, we had a total net of $750 million. The number two is $8.5 million. So, ganun po kalayo yung income. Rank one is $750 million. Rank two is $8.5 million. Rank three is $5 million. Rank four is $3 million. Ang layo po sa $750 million na sales natin last year. This year, we are sure that Crowd1 will reach $1 billion net income. We will become a unicorn company. That means our net worth as a company is around $1 billion already. Mindo downloads pa lang. Planet IX slots pa lang. Mixter games pa lang. Imagine pag na-launch yung mga products that we would... Multi-wallet pa lang. No? Look at how amazing the platforms are. And we have an amazing top leaders and management. Your leaders are here to support you, inform you, update you. Take note, we have this meeting every Wednesday and Sunday. And we have a special session for question and answer that is every Tuesday. So any questions, bato nyo po, positive, negative, we will address that and we will answer that in our every Tuesday meeting. We have an amazing management na pwede nyo makasama sa breakfast, sa lunch, sa dinner. Dito lang po ako naka-experience na yung may-ari ng 1 billion worth of company, ka-dinner mo, ka-lunch mo, ka-breakfast mo. So go rank up to at least director level so you can secure your lot in our monthly event in our company. Usually po sa Europe po ito ginagawa, pero because sa Dubai po yung open ngayon na bansa, that's why sa Dubai po natin ginagawa yung ano, yun po yung reason, no? So now we will be entertaining at least 3 questions kasi matagal na pa, medyo napahaba yung ating chika tonight compared on other nights, no? Pero I think marami namang natutunan, especially dun sa mga tips na tonight. So question, sir, may nagtatanong po sa akin, bakit binago ang compensation ng plan ng Crowd1? Sagot ko is to comply to every country requirements. Tama po, Sir Sunny. Bakit po binago yung compla ni Crowd1? Because this year, we are targeting to enter, this year to next year, the US market. Yung compla po na bago ni Crowd1, ito po ay personal compla na ginawa ng ating bagong CEO. Take note po, yung bagong CEO natin ay expert sa direct selling, which is the former CEO of Oriflame Cosmetics, which is the number two network marketing company as of now, next to Crowd1. So our new comp plan is tailor-fitted for US market actually. Yun po yung pinaka-reason bakit nag-change yung comp plan. That is tailor-fitted to US market. Kasi po, pag nakuha po natin yung US market, that means we will be compliant to all, no? Of the world, no, when it comes to network marketing. From Maria, bakit hindi po pwedeng laruin ang Mixter sa Australia? Because po, what happened when Mixter was launched last December 19, bago pa man po nag-launch yung Mixter, yung Emerge Gaming po ay inatake ng iba't ibang company sa Australia.
No? So to protect Emerge Gaming, what Crowd1 did is we opt not to open Mixtur in Australia para walang mabato yung mga kalaban na companies ng Emerge doon sa kanya within Australian market. No? So yun po ang main reason. But Mixtur will be opening and targeting to be launched in the stock market in itself by its own. Because as of now, Mixtur is just a company, no? And it's just a brand technically. So yung naglalaro talaga sa kanya, yung gumagawa talaga sa kanya is the Emerge Gaming in Australia. But Mixtur, because of the sales that it was able to gather in the past 4 months, no? Mixtur will be attempting to go to the stock market as an individual or separate company. So after that, maybe we can already open Australia. But as of now, just to protect Emerge Gaming, which is our partner, we opt not to open it in Australia para wala pong mahanap na butas yung mga kalaban. Ayan. So eto pong video na ito, kasi hindi po tayo naka-live ngayon, hindi ko alam anong nangyari kanina, ayaw mag-upload ng YouTube ko ng live. So gagawin ko, naka-save po ito, so gagawin ko po ay i-upload ko maya-maya po. So maybe aabot ito ng 1 hour kasi almost 2 hours yung meeting natin. So mamaya po i-upload ko po ito para ma-send niyo po sa mga hindi nakahabol sa meeting natin ngayon. Bigyan niyo po ako ng 1 week, meron po akong gagawin na 20 minutes summary ng Crowd1 video. So gagawa po ako ng summary na in 20 minutes may explain na po lahat ng content ng Crowd1, lahat ng products, pati po yung compensation plan and some techniques. So give me just 1 week, gagawin ko po yung video para magamit po ng mga team, especially dun sa mga walang time para makinig ng 1 hour to 2 hours. Pwede po nating ibigay yon just to give them an idea paano gawin yung Crowd1. So give me 1 to 2 weeks para meron po kayong magamit na material. Sige po. Questions pa po? Last 3 minutes po tayo. Paano po ma-search ang YouTube ko? Ronnie Barrientos po. So pakihanap lang sir po, Ronnie Barrientos, makikita nyo po yung YouTube channel ko. Ayan, so I think wala na pong question. So thank you very much for your time. See you po again on Sunday. Sunday is our English presentation. So bring ano ha, bring mga international, yung mga English speaking. Bring po natin on Sunday para po mag-guide natin sila sa business natin. We'll be assisting each other in this company because you want everybody to be informed. You want everybody to be knowledgeable of the business. Take note po, sa Crowd1 po, pag hindi mo naiintindihan ng business, hindi ka po kikita. No? So in Crowd1, knowledge is money, not just power. Knowledge is euro. No? So thank you very much po sa time ninyo and always, God bless po and always take care. Especially pandemic po ngayon, keep safe, be healthy, and laban po tayo para sa pangarap, laban po tayo para sa pamilya. Thank you po sa oras ninyo and see you po on Sunday and I will be uploading the 20-minute presentation in my YouTube channel din. Pwede nyo rin pong gamitin as a material sa mga pwede nyo i-invite or i-send sa mga kilala ninyo. Thank you very much po sa oras and I hope you will have a blessed day ahead. Rock up po tayo. Go for president. Salamat po sa oras.